kasi yung huli niyong pagbisita rito na ikwento niyo ang simula ng inyong pagkakaibigan. Pero ever ba sa haba ng pagiging magkaibigan ninyo, nagkatampuhan na kayo minsan? Ay nako. Ayan. Parang husband wife. I can't remember it. I know there was a time I was working with other people, he was working with other people, me. Me, I don't know if it's tampuhan or separate ways lang. Oo, yan. Kasi we both nagkaroon kami ng sariling schedule na, na parang, siyempre, dumadami na yung parang nababakuran ka na ng iba. Oo, na-busy. Na-busy ka. So, parang siyempre, for Martin, he also has to move on and do other things. So, nagkakaunahan sa schedule. So, yon. So, pero I never felt same na here. May tampo. I don't remember. If not, we won't be talking. That's why we're good friends until this day. Selos. Feeling na selos. Wala ako na. Meron. I must admit. Kapag kunyari, ganoon naman tayo. May iba kunyari, may katrabaho siya na iba or nalaman mo meron siyang nagawang kanta na ano. Normal. Pwede bang sabihin na more than dun sa selos, parang nalulungkot ka dahil nakasanayan mo yung taong kasama? Ako, hindi naman. I'm happy. I'm always happy. If you love someone, set them free. Nacho, di ba? Parang boyfriend, girlfriend. I'm really happy for Martin, but yung selos sa parang, ay, sana kasama ko siya ngayon, saya-saya, ganyan-ganyan. Relationship namin nag-start sa lowest point ng buhay ni Louie. When I reached what I felt was my lowest point, hopefully that was the lowest, and it's not gonna get lower than that. Sana when tapos na yung mga lowest points, si Louie was there for me. So we really have a great, great relationship. Kuya Martin, kasi dati talaga pumutok yung issue na kahit tayo nagalit tayo, di ba, nung sa bilang horado na nagkaroon ng issue kay Sir Louie na composer ka lang. Mm. Narinig mo ba yun? At yes. Reach out ka kay Sir Louie? I actually did. I texted him because I was in the States at the time. But yeah, that was very, welcome to television. Welcome to reality TV. That's how it is. Yan ang una. I don't know kung anong message ko, pero ganun ang tono ng message ko. Na yan talaga ang buhay ng reality show, na reality / talent show. Sometimes those things make you stronger, diba? Yeah, you cannot please everyone. Oh, syempre, pero ang dami kasing factors na hindi nila naisip na kung wala yung mga composers, wala rin kami mga singers.